Hello, magandang araw. For today's video ay magluluto tayo ng suman na moron na specialty ng aking nanay. So, ako pala yung gagawa ngayon ng suman. At ito pala ay malagkit rice na pinagiling. Tapos, nilagyan ko siya ng coconut milk at saka evaporated milk, sugar, and egg. So, ganito pala guys yung ang paggawa ng suman. So, tinantsa ko lang kung hanggang sa malapot siya, tapos i-mix ko ng maayos. So, haluin lang guys ng haluin hanggang sa ma-mix yung itlog. Pagkatapos ma-mix yung itlog ay mag-ready tayo ng kawa. So, ito na yung kawa, guys. Pinainit na natin at lagyan natin ng star margarine para hindi didikit yung mixture natin ng suman. Ayan. Painitin lang natin yung star margarine. Tapos, ilalagay na natin yung mixture natin ng suman. So, ito pala guys ay halo-haloin hanggang sa maluto siya. Hindi siya pwedeng iwanan mo na hindi mo halo-haloin. Para maganda yung texture niya. So hanggang maluto siya, talagang halo-haloin mo ng maayos. So bilisan natin guys yung video kasi mas mahaba to guys. Kasi sa pagluluto nito aabot ng 1 to 2 oras. So ayun na guys. Malapit na siyang maluto. Tapos, nilalagyan ko siya ng coconut milk na espeso. Tapos, halo-haloin ko siya ulit hanggang sa maluto siya, mawala na yung na maging oil na yung coconut milk. So, ayan. Fast forward natin, guys. Hanggang sa ma-mix-mix sa makikita nyo, hindi mo na makikita yung gata. Ito, ilalagay na natin yung vanilla para mabango yung suma natin. Masarap to guys, promise. Ayan na guys. Pagluto na yan siya guys, ilipat natin sa ibang kaldero. Ililipat na natin siya guys kasi wala tayong ibang kawa. So, kailangan natin gamitin yung kawa ulit. So, pagkatapos guys, ito na naman mag-prepare tayo ng malagkit na rice na giniling. Ayan guys, tapos lagyan natin ng coconut milk at saka evaporated milk. Nasa guys, evap milk yan guys. Tapos ito yung gata, yung coconut milk. So, isang, tapos another gata. So, i-mix natin siya guys. So, tinantsa ko lang siya guys hanggang sa malapot siya. Nilagyan ko ng sugar. Tapos, i-mix natin. So, dahan-dahan pala guys maglagay ng mixture ng liquid. Kasi baka madamihan. So, tinantsa ko lang siya guys para tama yung mixture niya at saka nilagyan ko ng asin para masarap. Tapos, nilalagay ko na yung itlog. So, dito guys, 3 itlog yung nilalagay ko para masarap talaga siya. Pagkatapos guys, lagyan natin ng vanilla extract na 1 kutsara. So, hindi pala pwedeng damihan natin ng vanilla extract kasi papait yung suman natin pag madamihan. So, i-mix lang natin guys. Pagkatapos ng pag-mix natin yan guys, ay lagyan natin ito ng peanut. So, nag-ready ako ng peanut. So, ito yung peanut guys. Tapos, i-mix natin ulit. So, ito yung pangalawang beses natin. Tapos, lagyan natin ulit ng coconut milk. Kasi nga, so mag-ready na tayo guys ng kawa.
Lagyan na natin ang star margarine hanggang sa kumulo yung star margarine at ilalagay natin yung tablea. So ito pala yan guys, yung itambid sa puti na suman. Yung una nating ginawa ay puti. Tapos ito yung pangalawa. Ito yung chocolate kasi nilagyan natin ng tablea. Pwede din kokwa guys, pero mas masarap talaga pag tablea ilagay mo. Pagkatapos ma-melt ng tablea guys, ilagay na natin yung mixture natin ng pangalawang mixture natin ng moron. Tapos pareha lang din yung process guys sa pagluluto. Kailangan nating kurawin. Nah, hindi na kantigo guys. So kung sa Tagalog sa kurawin, haluin din. So halo-haloin natin ng hanggang sa maluto siya at saka ma-mix ng maayos yung tablea na nilagay natin. Ayan. So, tingnan nyo guys yung oras. 12 o'clock na midnight. Ako na lang yung gising. Sila natutulog na. So, yan guys. Pinag-mix-mix ko siya. Tapos, hinahan ko yung apoys. Apoy guys, kasi hindi pa siya namimix ng maayos. So, kailangan siyang imimix ng maayos. Tapos, nilagyan ko pala ulit ng tablea kasi hindi pa siya masyadong chocolate yung kulay. So, yan na guys. Brown na siya. Tapos, nilagyan ko ng sugar. Tapos, i-mix-mix natin ulit hanggang sa maluto siya. So, na guys. Malapot na siya guys. Tapos, lalagyan natin ng espeso na coconut milk. So, ito yung nagpapasarap guys, yung espeso na coconut milk. Tapos, halo-haloin natin ulit hanggang sa maloto guys. So, pagkatapos tingnan mo guys, nag-well-well na yung coconut milk. O, diba? Masarap yan. Thank you guys for watching. So, yan pala guys. Gabi ko na siya natapos, mga alauna. So, kinamagahan ko na siya, babalutin ng dahon. Kaya yan, nag-prepare na ako ng kalayo. Tapos, nag-prepare na ako guys ng dahon. So, wala pa akong tulog guys. Kasi maga kong nagising, kuha ng mga dahon. Kasi yung niluluto natin kagabi, hindi na kinaya sa powers. Antok na si Inday. Ayan guys. Ako lahat yung gumagawa guys sa suma na ito. Ayan. So, ato na ng i-plaster ang mga dahon guys. So, mauna na yung dahon guys. Ready na. So, magbalot na tayo. So, yung white at saka yung chocolate, ipag-mix yan siya, guys. So, diba? Masarap yan. Tapos, balutin natin yan siya. So, diba? Ganyan kahirap magawa ng suman. Maraming chichi burichi. Charot. Bitaw, guys. Pero masarap yung suman ko, guys. Nagluluto pala ako guys ng suman kasi christening pala ng pamangkin ko. So yung nanay ko sabi niya ako daw magluluto. So pinibigyan lang niya ako ng instruction. Tapos ayun na, binabalot na natin guys. So nakagawa pala ako guys ng 50 pieces na suman, mga 50 plus na suman. So tingnan nyo guys, ito yung mixture natin, yung white tsaka yung chocolate. So diba ang ganda tingnan. So dahil hindi ko na siya guys napakita kung paano yung pagluluto, so niluluto ko siya ng 1 oras to 2 oras.
tingnan nyo guys, yung coconut milk yung nagbibigay ng oil sa dahon. So yung pagluluto ko guys, hindi ko na siya na video kasi marami na akong ginagawa. So dalawa yung kusina ko sa bahay namin saka sa bahay ng kapatid ko. Kaya ayun na, hindi ko na video yung pagluluto. Ayan, kumakain ako ng suman. Sabi nila masarap daw yung suman ko. Sino daw nagluluto? Sabi ng nanay ko, ako yun daw yung nagluluto. Kaya thank you so much guys for watching. Bye. Happy eating.